ang alamat ni Mariang Makiling. Si Maria ay nag-iisang anak ni Dayang Makiling at Gat Panahon, mga makapangyarihang nilalang na parang mga Diyos. Siya ang kagalakan ng kanyang mga magulang at ang kanilang tanging kayamanan sa kanilang pagtanda. Bagamat hindi tagalupa, si Maria ay nakikisalamuha sa mga tao. Noon, posible pang makipag-usap ang tao sa mga bathala. Sila'y nagkakatagpo sa lilim ng mga puno at tinutulungan ng mga Diyos sa oras ng pangangailangan. Madalas mamili si Maria sa talipapa, suot ang isang sutlang damit na may bordang bulaklak. Ang kanyang mahabang buhok ay umaabot hanggang sakong at may pahiyas na sariwang bulaklak. Laging may kasama siyang dalawang ita na kanyang mga utusan, dala ang mga ginto niyang luya. Sa talipapa, nagkasabay sina Maria at Gat Dula sa pagkuha ng balat ng hayop. Nagkatama ang kanilang mga mata at sa di inaasahang pagkakataon, nahawakan ni Gat Dula ang malasutlang daliri ni Maria. Nagkahiyaan sila at si Maria'y mahinhin na ngumiti bago sila naghiwalay. Mula noong araw na iyon, naging malapit sina Maria at Gat Dula. Madalas silang magkita sa tabi ng batis at doon nila natuklasan ang kanilang pagmamahalan. Ngunit, nalaman ng mga magulang ni Maria ang kanilang relasyon at ipinagbawal ang kanilang pag-iibigan. Dahil sa galit ng kanyang ama, si Maria ay hindi na nakapanaog sa lupa. Pinutol ni Gat Panahon ang kapangyarihan ni Maria na makisalamuha sa mga tao. Ngunit kahit wala na siya sa lupa, patuloy niyang binibisita si Gat Dula sa kanyang alaala. Hindi kinaya ni Gat Dula ang pangungulila kay Maria. Bagamat naging matagumpay siya sa pakikipagdigma, ang kanyang puso ay hindi mapayapa. Namatay si Gat Dula sa sakit dulot ng lungkot at pangungulila. Kahit wala na si Gat Dula, hindi nakalimutan ni Maria ang kanyang pagmamahal. Sa tuwing may nangangailangan ng tulong, patuloy siyang nagbibigay ng gintong luya at mga kasangkapan. Subalit, nang abusuhin ng mga tao ang kanyang kabaitan, binalik niya ang kanyang kapangyarihan at pinigil ang mga biyayang dati niyang ipinagkakaloob. Dahil sa pagiging makasarili ng mga tao, nagdesisyon si Maria na ipagbawal ang pagkuha ng prutas sa kanyang kagubatan at pangangaso sa kanyang mga hayop. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapadala ng malalakas na ulan at pagkulog bilang babala. Kapag may magtatangka na suwayin ang utos ni Maria, pinadidilim niya ang langit at nagpapadala ng matitinding bagyo. Nagpapabagsak siya ng mga tipak ng bato ang mga nagnanakaw at ipinadadala ang mababangis na hayop upang habulin sila. Sa kabila ng mga babala ni Maria, marami pa rin sa mga tao ang patuloy na nagtatago ng kanyang mga gintong luya at hindi na ibinabalik ang mga ipinahiram niyang kasangkapan. Lalong itong ikinagalit ni Maria. Dahil sa labis na pag-abuso ng mga tao, binawi ni Maria ang kanyang mga biyaya. Hindi na niya pinahintulutan ang pagkuha ng bunga sa kanyang gubat at pinagpatuloy ang kanyang paglayo mula sa mga tao. Bagamat pinigil na niya ang mga biyaya, may ilan pa rin nagsusumamo kay Maria sa oras ng pangangailangan. Kung taimtimang hiling, lumilitaw pa rin si Maria upang tumulong. Ngunit hindi na siya naglalakad sa gitna ng tao gaya noon. Sa kabila ng paglayo ni Maria mula sa tao, ang kanyang pagmamahal kay Gat Dula ay hindi nawala. Kahit sa mga alaala lamang, patuloy niyang dinadalaw si Gat Dula at nag-aalay ng kanyang awit upang paligayahin siya. Pagkatapos ng kamatayan ni Gat Dula, humiling si Maria sa bathala na ibalik ang kaluluwa ng kanyang minamahal upang sila'y muling magsama. Bagamat hindi na sila makakabalik sa lupa, sila'y nagkakaisa sa isang bagong kaharian ng engkanto. Sa kabila ng kanyang pag-alis mula sa lupa, hindi nalilimutan ni Maria ang pagmamahal at awa ng kanyang inang si Dayang Makiling. Nag-iiwan siya ng mga gintong luya sa bawat tahanan bilang tanda ng kanyang walang hanggang kalinga.